mga pamilya Pilipino, three times a day siya nakakakain sa isang araw. At isa sa luyan, ang makikita naman natin talaga na kahit saan tayo pumunta, hindi lahat ng pamilya Pilipino ay makakain, meron pang makakain sa isang araw. Kahit hindi natin yan, doon sa pangunahin na bibigay sa atin ng pagkain sa kapagkainan natin tuwing sa pang-araw-araw yung mga magsasaka. Kahit sila, hindi sila nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Kahit na sila pa yung gumagawa na kinakain natin sa pang-araw-araw. Ibig sabihin lang doon na kahit nagbibigay na takas paggawa nila sa bansa natin upang may makain tayo, sila din yung pangunahing hindi nakakaranas ng food security na tinatawag sa bansa natin. Yun lang, maraming salamat. Ako po si Liza Flores, 3rd year HRDM. Ang opinion ko pa sa food security ay para sa akin hindi maayos na didistribute yung pagkain eh. Kasi depende pa rin sa status ng buhay natin. Siya maayos dahil nga rin sa mataas na unemployment rate na meron sa bansa ngayon. So, maraming tao ang walang trabaho ngayon kung kaya hindi secured yung pang-araw-araw nilang pagkain. Lalo nga, hindi nila nasusustento yung 3 beses na pagkain sa isang araw. So, parang hindi enough yung food security ngayong taon talaga dahil nga sa patuloy na pagkaas ng unemployment rate sa bansa. So, yun nga po pala, ako nga po pala si Ero Santos, tumatako bilang councilor sa Ilalim Partidong City. Thank you. Alam naman natin lahat this past few years na tumataas yung mga bilihin and nagkakaroon tayo ng unproportional allocation sa budget, which is tumataas yung bilihin pero nagme-maintain or bumababa or parang nagme-maintain lang sa level yung income ng mga tao. Parang ang nangyayari, nagkakaroon ng inequality pagdating sa distribution of budget. So kung ganun, parang ang nangyayari, mas yumayaman yung mga mayayaman tapos mas humihirap yung mga mahihirap. Which turned out to be na yung mga mahihirap is nagsisettle na lang sa less. Which is, kung iaano naman siya sa food security, parang kung ano na lang yung abot ng budget nila, yun na lang yung bibili nila, mas magsisettle na lang sila sa kung ano yung mas afford nila. And parang ang mangyayari nun, magiging pangit yung resulta kasi kung titingnan natin, parang kung ibabatay na lang nila sa budget nila, parang ang mangyayari, low quality na lang. Parang hindi na ganun ka-safe, hindi na ganun ka-secure yung mga kain nila. Tapos possible pa na kung hindi nila ma-afford ang budget nila, possible na hindi na sila kumakain sa isang araw or kulang na lang, mga possible hindi na sila nag-aalmusal, diretso hapunan na agad. So kung sa mga mayayaman naman, parang since may budget nga sila, parang mas nakakapag-afford sila ng high quality na pagkain. Tapos parang sa panahon natin ngayon, napapansin na rin naman natin na more on import kaysa sa export. So parang doon din, parang hindi din nagiging secure kasi since gawa nga sa ibang bansa, hindi natin alam kung paano ginagawa. And yun nga, katulad yun sa China, yung kilala naman yung Pilipinas as an agricultural country, pero mas nag-i-import tayo ng bigas kaysa sa pag-i-export. So yun. I'm Associate Professor Romeo R. Bernardo. I'm the chairperson of the Department of Political Economy. So, ano pong opinion nyo tungkol sa food security sa Pilipinas? Okay, first we take off historically and at the macro level. We do it by the industrial origin approach. Agriculture, the first sector, its share sa GDP was 20% during the time of
President Cory Aquino and Fidel Ramos. Beyond that, up to the present, President Pinoy Aquino, from 20% down to 10%, they neglected the agricultural sector. Let us zoom in, because I'm from Nabotas, I know the fishing industry well. The two top companies there, I won't mention the name, they are operating in Malaysia for the deep sea fishing tuna. And there was a time, I think twice, that they banned the fishing of tamban. That means there is a shortage. We are not taking care of our mother nature. So fish is the main source of protein. So I foresee a problem in the near future. The other sector within the agriculture is rice specifically. Well, other countries in the ASEAN, Vietnam, Thailand, they used to come here sa UP Los Baños to train. Sad to say, we have the Masagana 99 then. We are exporting rice. And it's the other way around today. We are even importing from Vietnam. And Vietnam, they used to study here. Well, the King of Thailand studied in Los Baños way back. And they have a very close relationship with President Fidel Ramos. I think we have, just as the present President Digong, we have to help the poorest of the poor. Di magsasaka at ang mangingisda. Thank you. Ayon sa definisyon ng FAO, may dalawang paraan upang makamit ang food security sa Pilipinas. Una ay ang sapat na supply ng pagkain. Pangalawa ay ang pantay-pantay na pinagkukunan ng pagkain. Ngunit dahil sa mataas na bilihin at sa mababang sahod ng mga manggagawa, ay hindi nila natutugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan nila sa pagkain. Sa ngayon po, ano po yung trabaho niyo? Nagtutrolley na lang ako ngayon. Nagtutrolley po. Sa trabaho pong ito, magkano po ang madalas na sinasahod yung kinikita? Kinikita ko madalas. Pinakamababa na yung 200. Ano po ang ginagawa niyong ibang pagkakakitaan? Ako, minsan, pag ano, meron akong sideline, yun nga, yung sa mga soap, mga may umu-order yan. May kita ko dyan minsan. That before, may mga allowance pa kasi kami. Sa may mga ipon. Yun. Sapat na po ba ang kinikita ni Mr. sa pangtustos, sa pangangailangan? Actually, kapos eh.
hindi tapat. Pero kung magaling ka, pwede, pwede. Pero kung tutusin talagang kapos, siyempre di ba may dalawang bata, nag-aaral pa. Ano po ang pinakamalaking porsyento na ginagastos niyo sa kita? Siyempre sa food, sa pagkain. Pagkain namin. Bali nakakain naman po kayo ng tatlong beses sa isang araw. Oo, naman sa awal naman ito. So. Minsan nakakapag-merienda pa pagka may sobra. Ano naman po ang madalas niyo nang kinakain sa almusal? Kanin. Kanin. Minsan tinapay. Minsan lang yung tinapay. Pero madalas kanin. Kanin talaga, kanin. Kasi heavy talaga. Kailangan full energy sila sa umaga. Kaya heavy ito, breakfast. Sa tanghalian naman po? Ganun din, the same. Pero sa umaga kasi may hotdog. Yung mga, alam mo, yung mga regular na breakfast. Sa tanghalian, kanin na. Ano, ulam talaga. Ganun din po sa hapunan. Sa hapunan minsan hindi, hindi kami kumakain ng kanin kasi nauuna na yung merienda, busog na. So supporting na lang, kunyari ka, tinapay. Bale, parang merienda na rin po. Oo. Tsaka maaga kami natutulog, sobrang pagod maaga natutulog sa gabi. May pagkakataon po bang nakakapag-aksaya o nakasayang kayo ng pagkain? Never. Hindi. Talagang ultimong butil ng kanin, pinadadampot ko sa kanila kasi mahirap talaga. Parang stricta po kayo talaga sa promise. Oh. Sa mga okasyon po gaya ng kaarawan, piyesta o bagong taon, nakapaghanda rin po ba kayo ng pagkain? Oo naman. Ay, secret na may handa kami. Ay, talagang pinahandaan. Kasi ayoko namang, lala pag may mga anak kayo, ayaw mo makikita, syempre nakakawa na makita. So, pwede sila wala, may handa, sila tayo wala. Ay, secret talaga. Lala pag Christmas. Last Christmas yan, talagang gumastos talaga kami. Naghandaan namin. Nasusunod niyo pa ba yung grow at glow sa pagkain? Oo. Oh. Nasunod naman. Mga balanced diet, yung gulay. Oo, gulay, karne, tapos may isda sila. Fruits, yan. Fruits, saging. Saka minsan, pag may pera siya, binibilan niya ng apple. Ano pong ginagamit niyo pang luto? Before. wala. Before, ngayon. Dad! Nagagatong tayo, di ba? Minsan, pag ano, gatong kami. Talaga pala kasi ako pala yung kahoy. Gatong. Eh, mga kaldera namin nangingitim. Pagtatagulan, hindi na kami nagsasuluto. Pero ngayon medyo bibili na lang ang pagkain. Busy na kami talaga. Kasi tinutulungan ko na rin siya eh. Kasi para ano, mabilisang kita namin. Kaya pag ginutong, kain na lang kami sa kantin. Magkaano lang naman, may mura na bibili ng kanin dyan, 5 piso. May pang ano talaga, may pang public talaga ano siya. Pang ano, sa pantroli talaga, 5 piso lang kanin, hindi ka din sa mga commercial, 10 pesos, di ba? So, yun. Doon na lang kami maasa sa mga luto-luto dyan sa labas. Pero pag wala talagang ano, nagluluto ako, mas gusto nilang luto ko. Masarap ang lutong bahay kasi. Kasi pag nagluluto to, lalo pag nakikita ang luluto to, di ba? Halos lumugin kami sa pagkain. Oo, promise. So, bali nag-aaral naman po ang inyong mga anak? Oo. Sa kinder-chise ang grade 2. Yung mga binabaon po ng mga anak niyo po, mga pagkain po ba o pera na binabaon? Pagkain niyo po talaga. Hindi ko sila sinasanay sa pera. Sa tagal ng panahon po na nandito po kayo, may mga pamahalaan na po bang pumilos para tulungan kayo kagaya ng... DSWD. Diba dad, nagkano sila ng bahay? Lately. Pero wala, parang bali wala rin. Just, hindi ko rin inaano yung government na ano, one time lang. Tsaka, what you think, yung doktor, sa center, isang beses lang sila nag-ipot dito, tinignan yung mga bata, check, health check. Tsaka yung DSWD, tinignan yung mga, siguro, relocation. Pero after that, wala na, hindi wala. Ay, meron! Yung school nyo, PUP. Sa gym? Oo, yung mga anak ko, ilang beses na punta doon, weekly, pupunta rin ito yung mga estudyante. Siguro project, siguro nila yon. Ano, Saturday, Sunday, sinusundo nila yung mga bata. Ano, bakasyon? Feeding yata nun, nagbigay ng mga, ano yung pinggan, damit, pagkain. Nakita kasi sila. Ate Lay, si dito, yung mga anak niyo po, malusog naman din po. Sa awa ng Diyos. Kahit ganito yung kapilig kapaligiran. Siyempre, kayo pa ba sa akin healthy? Hindi, baka po healthy kasi. Naman. Tapos, kain yun sa pagkain. Huwag na mawawalan ng prutas. O, kailangan mo puro karne, isda, gulay. More water, tubig. Ganon. Pero kakasakit, tawa naman dyan, hindi naman. Huwag naman. Ganon lang, upo. Sipon yan.
Eh siya, nagtutuloy siya. Minsan, katawan niya, yan, hinot-hino. Yan. Pagod. Pagod, siyempre, pagod. Katawan. Pero yung talagang masakit, laban. Kontento na po ba kayo sa buhay niyo ngayon? Of course, hindi naman, siyempre. Pangarap naman. Di ba? Kailangan, pangarap hindi ko rin mag-aalis dito. Hindi focus dito. Pero pag samantala lang, ganito muna. Pero siyempre, may goal din kami. Alam niyo, yung, alam niyo po yung four piece? Hindi. Di, wala po kayong naririnig na wala kayong promise, di ko alam. Bago sa'yo, naririnig ako! Ay, yung dad! Yung iba pong, ano, programang pampamahala na... Alam ko yung sa DSWD lang, tsaka yung... Doon lang, di ba? DSWD? Alam ko yung four piece na sinasabi, yung ano yung... para mga tulungan, mabigyan tayo ng pang, ano sa... Yung magbibigay ng allowance sila, monthly, kahit sa ano. Alam ko sila, kasi mag-1 year pa lang ako dito eh. Sa isang araw po, sa buong isang araw po, magkano po nagagastos niyo sa pagkain? Dad, sa pagkain, di ba? Kunyari, siguro 50, so minsan... Sa umaga, kumagastos ako, pinakamata sa 80. O, 80. Sa gapo, sa tanghali, mga 100 may gift. Oh, tapos sa tang sa gabi. Hapunan, sabi ko kasi 400. Saktong-sakto na 400. 400 gastos namin. Baon. Kasama ng baon. Mga miscellaneous pang iba. Okay na. Cut na tayo. Okay, may interview kayong dalawa. Sige, baba kayo dito. Like, Paano mo magdagdag sa grades nila yun? Malay mo sila, uno sila dun. Grabe. Promise, wala namang in-interview dito yung bata. Lahat ang pupunta Pilipi, ang in-interview lang nanay tapay. Panin lang ako. Pa-interview kayo, bigyan mo sila lang yung ano, extra grades. Let's go, let's go. Sikat ka. Oo. Ano pangalan mo? Marie Gabriel Marasigan po. Anong grade ka na? Grade 2. Saan nag-aaral? Sa Biata po. Ano paborito mong pagkain? Gulay po. Gulay. Wow. Ayos na. Anong gulay ang paborito mo? Ampalaya. Wow, ampalaya. Kaya pala ganyan ang katawan mo. Kasi ganyan ang kinis ng balat mo. Kasi gulay ang paborito mo. Tsaka ano yun? Talbos ng? Kamote. Wow, talbos ng. Ikaw naman. Anong pangalan mo? Mary Dominic Marasigan. Ilang taon ka na? 5. Anong grade? Kinder. Saan nag-aaral? Sa Biata. Biata Elementary School. Anong paborito mo ng pagkain? Hotdog. Sa kanya, ang palaya. Sa kanya, sa'yo, hotdog. Is it properly? Kumakain ka ng gulay? Mm-mm. Kumakain ako ng sabaw ng gulay. Anong alam mo na gulay? Ano? Gulay, basta hindi po alam. Alam mo yung ampalaya, yung sinasabi ng ate mo? Hindi. Mapait, yung mapait. Gusto mo yun? Kumakain ka nun? Kalabasa, kumakain ka? Talong? Kumakain din. Ang Pilipinas ay kabilang sa third world countries kung kaya't prioridad ng bawat Pilipino ang pagkain. Subalit sa kabila ng pagpupursige natin ng waksihan ng kahirapan, patuloy pa rin ito sa pagtaas. Ang kumakalam na sikmura ay palatandaan ng kahirapan. Sa mga mahihirap nating mga kababayan, maituturing itong kalbaryo bangabat gumaganda ang ekonomiya ng bansa ayon sa Malacanang, mataas pa rin ang bilang ng mahihirap. Ngunit sa kabila nito, di pa rin ramdam ng taong bayan ang sinasabing pangunlad ng ekonomiya. Sa Pilipinas, mataas pa din ang bilang ng malnourished ayon sa Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. 3 milyon pataas ng bata mula pagkasilang hanggang maglimang taong gulang.